Hey guys, ituturo ko nga pala sa inyo kung paano mag-cash in sa Lazada through 7-Eleven transaction. So, pupunta lang kayo dito sa cash in, dito sa Lazada wallet nyo. Cash in, pwede nyo yung cash in. And then, enter amount. So, enter natin 200. And then, proceed with 200. Pinutin nyo lang yan. And then, may makikita kayong tatlo dyan. Tapos, meron pa kayong makikita sa baba. View all cash in methods. Pinutin nyo lang yan, click nyo. And then, piliin nyo yung over-the-counter outlets. Yan. And then, 7-Eleven, pinutin nyo. Tapos, confirm. Tapos yan, tapos na. Tapos, itong pic, ito, i-screenshot nyo to. And then, pagtapos nyo to may screenshot, ipapascan nyo dun sa 7-Eleven. And then, pagtapos nyo, okay na. Masisend na yung pera na pinakashin nyo. And then, kukunin nyo yung resibo. May resibong ibibigay sa inyo. So, mamaya gagawin natin, papakita ko sa inyo. So, yun guys, nandito na ako sa 7-Eleven. Tuturo ko na sa inyo kung paano. So, yan guys, pagpasok nyo ng 7-Eleven, huwag nyo kalimutan i-ready yung screenshot nyo sa cellphone nyo and then ipapascan nyo lang yun dun sa cashier. And then, pagtapos nyo, lalabas yun sa machine nila, natapos na, napadala na yung pera, and then, kukunin, and then ibibigay mo na yung pera mo, syempre. And, susiklayan kanila kung sobra man yung binigay mo. And then, meron ka makukuhang resibo, no, kunin mo yan, and then, pwede mo na rin naman itapon yan, eh, kasi normally, nasa-send na agad yung pera, wala na yun, eh. Pero kung gusto mo talaga ng safe, sige itabi mo. Pag-uwi mo ng bahay, saka mo tignan. So yun guys, tapos na tayo nag-cash in. Kung makikita nyo, may laman na yung Lazada wallet natin na 200 pesos, 233 pesos. So ang kinash in ko, 200 lang. So bali meron na siyang, yung Lazada ko kasi meron na talaga siyang 33 pesos. Kaka-cash in ko. Tapos pag umorder ako, hindi naman literal na nagagamit ko lahat, kaya may natitira. So pero 200 pesos lang kinash in natin. So, pwede na siyang gamitin pang order, pang bilhin, no? Kunyari, bibili tayo. Ayan, kunyari, gusto ko itong bilhin. Ayan. Ayan, tapos, pwede ko na siyang, ayun, no? Kung makikita nyo, Lazada wallet, no? Pwede ko rin siya i-switch dito sa cash on delivery kung ayaw ka magbayad ng Lazada wallet. Pero, pwede rin siya dito sa Lazada wallet. Ayan. Ayun, titigyan nyo lang dito, view, ayun, no? View all methods, din makikita nyo, Lazada wallet. Confirm nyo lang yan. Tapos yan, pwede nyo na siyang i-place order. Tapos, iintay nyo na lang dumating yung order nyo, pero bayad na. Huwag kayong matakot, hindi naman yan may scam talaga. Tsaka pwede nyo naman siyang refund. So yun, dito na nagtatapos ang ating video kung nagustuhan nyo. Please don't forget to like, share, and subscribe.